Sa oras na maging available ang bakuna kontra COVID sa ikalawang quarter ng taon, all systems go na raw ang Olongapo City Health Office para sa pag-rollout nito. Nagsimula na ang vaccine simulation sa James L. Gordon Memorial Hospital. Unang sumalang sa dry run ang mga medical personnel na mauuna ring mabakunahan. Ayon sa opisyal na pahayag ng City Health Office, tatagal ng 45 minutes hanggang isang oras ang buong proseso ng pagbabakuna. Ito'y simula sa registration, health screening, vaccination at post-vaccination. Kinakailangang ding manatili ng isang oras ng bawat vaccine para sa monitoring. Dito tutukuyin kung may hindi normal na side effect ang bakuna. Kada araw, 100 katao ang target na mabakunahan. 70% ng higit 233,000 population ng syudad ang target na mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Wala pa namang tiyak na brand ng bakuna ang unang ipamamahagi sa syudad. Ayon sa city government, 25 million pesos ang initial budget nila para sa procurement ng COVID-19 vaccines. Sa Bataan naman, patuloy ang vaccine simulation sa iba't ibang pampublikong paggamutan. Matapos ang pilot dry run sa Bataan General Hospital and Medical Center, sinundan pa ito ng simulation exercise sa Mariveles District Hospital at Balanga Rural Health Unit 4. 1 bilyong piso ang pondo ng Bataan para sa pagbili ng kanilang Moderna vaccines. Samantala, sa Jose B. Lingad Memorial Hospital naman ang pilot simulation exercise sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa Public Health Unit ng ospital, ngayong unang quarter ng taon sisimula ng vaccination rollout. Mayroong 4 na designated vaccination post sa JBL. Bawat vaccination area ay kayang magbakuna ng 100 katao kada araw. Rainiel Pawid, CLTV News.